Dito ngayon kay Lamarco, ayan, magpapa-rem up na tayo ng stock issue yun ADB. Ayan siya ADB. Yun. Na-test ride na ni Marco yun kanina. Pinakaramdaman na niya pa. Ngayon, inaalam niya yung mga adjustments na gagawin niya sa mapping. Na si Marco. Go! Sup? Mahihayin ako sa camera eh. So, tignan mo natin yung ano. Stock mapping ni Click 160. Ay, ni ADB 160 pala. Yung stock mapping. Ayan, stock mapping yan. So, kada motor, hindi porket ito yung nakikita mo number, pwede mag-iba yan. Kasi depende rin sa pagkaka-read ng ano, binary nung ano, VCU, yung mga chips niya. Dito sa ignition time, medyo halos similar, pero sa fuel, magtataka ka, magkakaiba yan. So, yung copy-paste na sinasabi, mahirapan. Kunyari, i-copy mo yung mapping sa iba. Kunyari, maganda pagkakataon naman dito, copyin ko ECU mo, hindi ganun. Hindi obra. O, pwede siguro sa same ECU. Mm-hmm. Pwede pa. E paano ko yung iba yung tono ng makina din? Paano? Kilala mo yung adjust yun. Oo nga. So, tapos yung sinasabi ng iba, hula-hula, pag walang wideband. Oo. May wideband ako. Meron naman. Ayun o. Wideband sensor. Ang tanong, kailangan ba ito? Oo. Hindi ko na nasabihin. Diba, kanya-kanya na lang. Kanya-kanya ang discarte. Ano na lang. Basta importante, okay yung cost niya. Satisfied. Yan, marami rin akong ano, mapping na ginawa. So, sasabihin yung copy-paste, hindi. Sarili yan. Sariling kahit kargado, kaya ko rin i-map. Wala pa nga wideband eh, yung ibang ginagawa ko. Eh, yung sinasabi siguro, hula-hula, siyempre. Eh, dati naman, di ba, nag-start naman sa street tuning. Oo, totoo. Kapag trial and error. Siyempre, trial and error. Para namang, ano, para ko naman niloloko yung sarili ko, sasabihin kung hindi kayo na... Ba, hindi mas maganda yung ano eh, di ba? May dyno. Siyempre ako, may dyno eh. Ang mahal naman, siyempre ako. Hindi naman full-time mechanic. Hindi naman ako mechanic, tama. Side hobby. Ang side hobby lang. Kaya yung offer ko ng ano, price. Diba, hindi ko naman pwede tapad doon sa may dyno. Diba, para naman maganda, diba, lokohan na rin yun. Pero kumbaga, kailangan satisfied yung customer. Ano yun, nag-remap ka lang ng walang ano. Kaya yun, hindi naman ako napunta lang bigla dito. Siyempre, alam mo rin dapat yung makina. Paano nag-work. CVT. Kailan pinagkaral. Scooter, keep CVT. Iba kasi gustong-gusto nakataas yung limiter dahil yun daw yung pumipili sa taas. Siyempre, CVT mo yung bro. Nakasabog ang mga. Kaya taas natin yung CVT. Sabihin na natin, compromise natin yung safety. Hindi pa rin automatic makukuha mo yung pinakamagandang top speed. Totoo. Mali ba nalang kung center stand mapapakita? Oo, oh, yun talaga. Or downhill, di ba? Makakabot talaga so, yun. So, sa mga magpaperamap sa akin, di ako ganun. Huwag nyo na isipin na tatasa ko ng limiter. Ngayon, pwede naman kung gusto nyo. Kumbaga, ano na lang, di ba? Kumbaga, special request. Pero, kumbaga yung wrist, hindi ko naman masasagot no, yun. Kasi yun lang. May mga wrist na yan eh. Paano kung maputulang ka ng belt? Nakatodo ka ng piga. Hindi natin alam pwedeng mangyari sa makina. Oo, delikado na. Ngayon, magkakaiba eh. Yung, kung nakikita nyo yung mga video na nag-center stand, maririnig nyo naman yung iyak ng makina kapag nandun na sa 10,000 RPM. So, magkakaiba yan. So, minsan sa beat, masama na yung tunog. Sa click, pwede pa. Kaya pa sa ADB. Siguro dahil sa mga pesa nila, mas malaking tolerance ng RPM na kaya i-handle ng makina. Kaya yun, kung face the risk ba, kung ba gusto nyo ganun, pwede naman, matakas. Request nyo lang sa akin. Kasi pero, hindi naman na makaabot talaga yun eh. Yun nga, diba sabi sa'yo, paano mo, hindi mo naman nakaabot eh. Oo. Umaabot nga, di okay, kaya na makina mo. Pero, sa ano kasi, sa mapal na motor, maganda kasi yun, diba? Na sasagad nyo yung limiter. Dito ang scooter, hindi pwede yun, kailangan, pag andar mo, kailangan makuha mo na yung optimal na ano. RPM. Kahit doon sa ano, CVT kasi sa sakyan, tumapansin mo yung pag pinagawa mo, nag-i-stay siya sa isang RPM. Eh. Ganun yun. Ganun, doon mo nakukuha yung ano, optimal na power. Ngayon, meron siyang paddle shift. Pag nilaro mo yung paddle shift, hindi mo makuha yung top speed na mas maganda. Mas makuha mo pa doon sa automatic. So, ganun yung sa CVT. Ngayon, sa manual transmission, yung mausapan. Pero basically bro, ano yung magiging improvements ng motor? Oo, sa remap. Sa yung responsiveness, kasi ini-improve natin yung, kunyari, kino-correct natin fuel sa mga nag-open pipe. Doon, talaga ramdam mo doon yung ano, difference, diba, sa fuel pala. Oo. Ngayon, sa ignition timing, meron tayong binabago para maging mas linear.
Yung nga sasabihin kasi makukuha na nung landing. Joke lang, alam niyo na rin yun. Ngayon, nasa actual na lang kung sinong ano. Ba, bahala na yung customer. Diba? Sinasabi ko nga, choose wisely. Kasi iba, ang pang-remap nila, hindi naman doon sa gusto ko siraan. Ang pang-remap nila is nasa diagnostic tool. Eh naka-preset yun yung mga siguro copy-paste na sinasabi niyo ba, pero hindi ko alam. Naka-preset. Eh, usually ang ano lang nun, taas limit eh. Puro taas, hindi maganda yung puro taas. Tapos, bukod pa doon, syempre, hindi naman lahat pwede. So, ano, kunyari, pares kayong click, pares yung set nyo, pares ng lahat. Iba rin ang ano eh, response eh. Tapos iba pa yung timbang ng ano. Yung talaga yun eh, sa response ng makina, no? Kaya dapat malakas malakas pakiramdam ng tuner. Kailangan yung sinasabi ng iba na CVT lang magdadala. Talaga CVT naman magdadala, yun yung transmission eh. Diba? Hindi mo naman pwede sabihin walang galaw sa CVT, tapos remap lang, tapos magta-top speed ng sobrang taas. Hindi naman magic yung remap eh. Maski nga kargado eh. Kargahan mo yung makina, walang galaw sa CVT. Yung top speed mo yung pa rin. Mabilis lang makuha. Pwedeng ganun ha, pwedeng masama pa nga eh. So, ayun, timpla rin. Kaya importante yung tuning. So, yung mga yan, mga binabayad niyo sa mekaniko, yung tipe rin yung mga mekaniko. Mahirap kasi knowledge nila yun eh. The more na cheap yung binabayad nyo, eh, yun yung mangyayari sa motor nyo. Oh, diba? Pero hindi naman siya consistent, diba? Meron naman talaga na mura rin maningin. Pero kung talaga experience yung motor, experience yung mekaniko, syempre huwag mo sana na, ano, na ang ganun yung ibabayad mo, diba? You get what you pay for, no? Yun yung number one, syempre. Hindi naman ibig sabihin na nagbayad ka ng mahal, maganda na. Depende rin. Kaya tignan nyo rin mga feedback. Yung feedback talaga magdadala. Oo. Pero pag stock CVT, pwede naman, ha? May stock pure stock. No, marami na akong na-remap na pure stock. Kasi, meron namang rider na hindi naman mahilig sa top speed. Oo, or hindi naman magagamit yung top speed, diba? Sila nila arangkada. Oo. Marami na akong na-remap pure stock. So, may binabago lang tayo sa ano ng onte, sa timing and fuel. Kaya dapat talaga tinetest ride, no? Oo. Tinetest ride niya kanina eh, si ADB. Pinaparamdaman niya. Kasi hindi ko, hindi naman malakas pa yung pakiramdam ko rin. Siyempre, at least alam mo yung ginawa mo, may improvement, diba? Para, so para din may baseline ka sa takbo. Yung mga importante dyan sa, sa ECU tune. So, katulad nung kay ano, kay Ian, all stock, diba? Yung ano, yung pipe, engine, CVT lang. So, yung tanong na iba, diba, pag nagpalit ka daw ng CVT, remap ba ulit? Dapat hindi na. Hindi doon magdedepende yung map. Kasi diba, yung CVT may wear and tear. Oo, totoo. So, may at maya yan, nag-iiba yung, kumbaga, in a way, nag-iiba yung tuning, lalo pag lumipis na yung mga spring, lumipis na yung bell, yung bola, yung spring, lumata, diba, nag-iiba. Hindi pwede, may at maya, nagpaparemap. Dati namang walang remap, yun yung sinasabi ko. Tapos, yung sa mga nag-open pipe, ba't kailangan pa daw i-remap? Dati namang walang ganyan. Eh, kasi sa carb, diba? Pihit lang. Ngayon, hindi mo na pwedeng gawin sa ECU. Ngayon, tsaka yung mga ECU natin, na-tune talaga sa ano, kumbaga, optimal. Iba nga tinatawag na lean best. Kumbaga, tipid pero ano, safe pa rin na may marino. Pero hindi siya rich. Iba, gusto mo, nagbabrown yung SP. Yung spark lang nga, alam mag-brown. Hindi dapat ganun lagi. Minsan, ano yan, gray. Huwag lang yung puting-puti. Kung curious kayo dun sa puting-puti, pwede ko kayo sendan ng picture sa inyo lang. So, hindi ibig sabihin ng puti, lean na talaga siya. Ngayon, hindi rin ang maganda kasi yung stock makina mo tapos ano, magbabrown. Tingnan natin kung sumo ng gas mo. Ano mangyayari? Malakas sa gas mo. So, yung remap natin kasi as much as possible, hindi makakompromise masyado yung ano, fuel efficiency. Fuel efficiency. Ayoko rin kasi ng ganun na onting, may difference nga sa power talaga na ano. Pero kumbaga, pag ibabalik mo rin sa akin, boss, masyado malakas. Sa gas. Malakas ganun. Sa gas. Kailangan yung ano, parang walang nangyari pero mas responsive. So far, lahat naman ng customer ko, karamihan ganun. Or wala naman bumalik sa akin kasi pag sinabing malakas sa gas, sabi ko, balik ka sa akin, tignan ko yan. Hindi naman tayo yung tipong ano, hindi, ganyan lang talaga yan. Parang kanina, yung bala meron siyang napapansin na iba. Sige, tignan natin, test ko. Tapos tignan natin yung spark plug mo. Matagal na yun, parang halos 1 year ago na yun. Pero, kumbaga, cater natin yung ano. Huwag lang yung, meron kasi iba yung tipong, boss, di ko na maramdaman yung remap mo.
yung pala nakabase sa top speed. Eh, sinasabi ko, boss, sige, kung gusto mo, boss, tingnan natin, sabi ko. Pag sa CVT tuning yan, eh, alam mo na mo yan. Iba na. Kasi sinasabi ko naman, kasi lahat lumalata, di ba? Lalo yung top speed, onting, ikaw alam, nagtotong tayo, di ba? Pag nagbibisan na, naku, kawawa na. Belt ang pinakamalaking factor, no? Belt pag numibis na, wala yung top speed talaga. Minsan lumalak sa rangkada, minsan wala. Yun sinasabi ko. Iba naman, kinocompare sa ibang remap yung remap ko, in a center stand, top speed. Tapos nagli-limit siya sa kanya sa 120, yung sa iba daw, tumutuloy pa. Yun nga sabi ko, hindi naman ako nagtakas na limit. Kaya sa CVT mo talaga ukunin yan. Ito. Ganun yung diskarte. Hindi naman pwedeng ano, di ba? Taas lang ng taas na limit. Tapos sa center stand, masaya ka na nun. Hindi pwede. Siyempre, actual. Kaya iba yung actual. Kaya nga nagpa-pressing yun. Kaya nagpa-pressing yung mga ano yun. Kailan talagang testingin para makita mo kung maganda talaga ito makbook. Yung top speed naman eh, depende. Depende sa lugar. Yan, oo, depende sa tapos lugar. Tapos yung, di ba, yung wind, yung road condition. Oo, yung hangin. Kung pasalubong talaga. Yan talaga factor eh. Kaya yung sasabihin mo all stock, yung sa kanya ganito, nag-top speed ng ganito, all stock, yung sa kanya may pang-gilid. Eh, magkakaiba naman kasi yan. Pero hindi naman yung tipong katulad nung nagpa-remap sa atin bago ka tumating. Hirap daw siya mag-90. So, tingnan natin lahat. Motor niya malaki, mabigat yung gulong. Siyempre, rider, medyo mabigat rin. Pero dahil may alam tayo sa motor na yon, alam natin na dapat kaya kakayanin yung mga kakayanin. Kaya sabi niya 90 lang hirap na. So dapat kahit at least 100. Kaya kasi 100 bit na nakakuha 100 stock. Oh, kaya stock 'yun. Na CVT syempre ah. Yung old stock, pwede naman depende sa daan, di ba? Hindi naman po. Kaya pag tabihin mo yung dalawa, sigurado may iwan yung isa. So hindi porke old stock 'yung pagmamalaki mo ganun. Kung nasa user na wala nang pakialamanan, di ba? Kung gusto mo talaga makita yung difference, punta ka na lang, maghanap ka ng drag racing na all stock, di ba? Yun lang yun. All stock drag race. Saka dun sa drag race, importante yung timbang. Hindi naman sira uli yung kalaban na lalaban ng mabigat yung ano. Kunyari ako na si Ian, magdadrag race yung parehas mo to. Hindi alam mo na mangyayari dun. So ganun rin yun sa top speed. Kaya yung sa atin, hindi tayo nag-claim ng increase top speed. Kasi maraming pwedeng ano eh. Daming factors. Oh, maraming factors. So, pero marami naman tayong video kung gusto niyo makita. Hindi naman kailangan lagi pinopost yun. Pero maganda rin makita niyo para ano. Simula pa naman ng una yun, di ba? Yung sa gas. Pag sa remap sa akin, minimum. 95 octane. Para sure. Kasi kung mapapansin niyo yung mga gasoline station, may minsan nakalagay dyan. Parang minimum yata nakalagay. Diba yung Blaze sabi niya 100 octane. Blaze 100 octane. Pero kung pupunta mo yung gasoline station, may nakalagay minimum 97 octane nakalagay. Pero hindi lahat, may nababasa ako mga ganun. So yun, dun pa naman sabi ko, sige mag-gas ako ng 91, 93. Sure ka ba na yun yung minimum? Name na diba? Talaga. Tsaka sa manual, titignan mo. Kunyari yung click 125, 88 or higher. Hindi naman sinabing 88 only or don't go above 88, diba? Tapos naman sa presyo ngayon ng mga gas naman ngayon, hindi naman na nakakalayo yung premium. Sentimo lang. Hindi ka dati malayo talaga yung tinatawag na premium tsaka ordinary. Pero pare-pares naman unleaded. Kung tatanoy mo, pwede kong pag-aluhin, pwede naman. Okay. Kasi hindi naman every station sure ka ba na pare-pares ka natin yan, di ba? May kakaiba din ang octane. Pero wala namang ano, kumbaga, tested na rin naman yung paghahalo ng gasolina. Wala nang yung problema. Doon sa mga nire-remote ko, sinasabasin, pwede silang maghahalo ng 97. Paminsan-minsan. 97, 95. Pero doon sa ano, minimum 95. Pag nag-remap na, minimum 95 octane dapat. Ngayon nga, kung stock na, sinasuggest ko rin, mas maganda yung at least 95. Ibagay na yung money. Kumbaga yung saktong presyo, saktong quality ng gas. Tapos yun, pili na lang kayo kung anong gasoline station na gusto nyo. Kaya ako may isa lang ako. Hindi, siyempre hindi ko pwede sabihin yung ayaw ko. Yung ayaw akong gasoline station talaga na kilala sa Pugak. Baka may yun lang pala yung Pugak issue mo yun. Gas lang. Depende sa gas station. May na-encounter na kami mga tropa ganun. Gas station lang pala. Pero yung mga Pugak pala sa mga beat, may nagsabi kasi remap daw yung solusyon. Eh ako nagre-remap ako. Sinasabi ko hindi yung solusyon. Hindi. All stock makina mo, di ba? Sabihin natin yung pati pipe mo, all stock. CVT lang. Or yung all stock nagpugak. Maraming ganun. Ipupugak.
kung sasabihin mo remap yung solusyon, hindi yun yung tamang solusyon. Kasi sabihin natin wala pang remap, di ba? Oo, paano? Dapat papalitan yung ECU, di ba? Ibig sabihin, may nagsabi, papalitan ECU, babalik rin after ano. Pag remap, hindi. Di ba, you don't pala eh. Magtataka ka na doon sa ganun sa loob. So hindi pwedeng ganun. Kailangan, kung ano yung sira, yun yung aayusin. Yun ang hahanapin. Yung remap, kaya pag may nagtatanong sa akin, tinatanong ko muna kung ano bang problema ng motor or ano bang gusto mong ma-achieve sa pag-re-remap, di ba? Kasi marami ang nag-PM sa akin ganun. Boss, kasi ano yung pugak, nagpupugak. Ano bang set, ganun. Stock lahat. Nako, boss, hindi remap solution dyan. Hindi remap solution. May mga, yun, sasabihin ko na, yung karamihan ng pugak, nasa ano lang yan, nasa socket lang yan, nasa wiring. Ngayon, kung may mga palitin, spark plug, lahat yan eh. Daming factors. May factors. Kailangan talaga i-troubleshoot. Kailangan actual. Hindi pwedeng FB. Nakikita mo, ikaw ba susundin mo lahat? Spark plug, wiring. Oh, kung sige, sundin mo lahat, okay. But sana, ang gano'n eh. Malamang tatama rin ka rin sa atin. Diba? So, pacheck nyo na lang, marami naman ng kaya gumawa. Pero kung yung sasabihin sa'yo, is remap ang solution. Hindi. Sa akin, ah, siyempre, may kanya-kanyang opinion. Pero sa akin, hindi. Kahit nagre-remap ako, hindi yun ang remap solution. Ayun na. Ano, may tanong ko tayo? Sige. Open. Wag lang dito. Pakita na lang natin yung ano, yung process mamaya. Yan, yung diaphort nandito sa F1. So, yung mga nagda-diagnostic, dito rin ginakabit. So, dito rin tayo magre-repeat mo. X-pin. Euro 6 daw. So, via Bluetooth, naka-connect sa... Pwedeng phone, pwedeng sa laptop. Ayoko nang ano eh. Ayoko nang diretso sa laptop, mas maganda dito. Mas mabilis mag-load. Less ano. Less chance na makorap. Based on experience. Mas stable yung connection. Ilo-load lang ni Marco yung mapping na ginawa niya. Yung mga adjustments 'yun. Based sa naging testing niya. Kumbaga, yung mapping ginawa natin doon sa laptop. Hindi siya pwede just sa cellphone. Like ng mga, di ba, sir, talagang pwede ka mag-program doon. Doon ginawa yung mapping sa laptop. Tapos dito, sinip. Ano, kumbaga, gusto kong way ng transfer. Yan, okay na, nai-load na yung mapping. Test ride naman ni Marco ngayon. Kung may adjustments, siya na bahala doon. Pero kaya, straight tune muna niya. Ganda na yung alit. Para malaman niya kung may kailangan pang i-adjust. Babat. Nag-129 tayo sa patag.